Halina't samahan kami sa isang confession story na pinamagatang Alay sa Tulay. Dear Mr. Silas, ako nga po pala si Christopher, pero tawagin niyo na lang po akong Tupi. Ang kwento pong ito ay nangyari nung bata pa ako sa dati naming tinitirahan. Bagong salta lang kami noon sa isang probinsya sa South Luzon, kung saan nadestino ang airpads kong si Q. Nangupahan kami sa isang maliit na subdivision kung saan nagkaroon naman po ako agad ng mga bagong kaibigan at kalaro ng mga panahong iyon. Ngunit sa lahat ng mga naging kalaro ko, pinaka hindi ko makakalimutan ay si Glenn. Kilalang kilala siya noon sa compound namin dahil ayon sa chismis, ay nakakakita raw ito ng mga elemento. Dahil nga doon ay madalas siyang layuan ng ibang bata. Natatakot kasi sila sa kanya pero ako ay hindi naman. Noon pa man ay mahilig na rin kasi ako makinig ng mga kwentong kababalaghan dahil iyon ang pampalipas oras namin ni tatay. Kaya nga astig ang tingin ko kay Glenn noon. Palagi akong sumasama at nakikipaglaro sa kanya kaya naging sanggang dikit kaming dalawa. Isang araw, naroon kami ni Glenn malapit sa may ilog na kadikit ng subdivision namin. Naglalaro kami ng putik. Pagkatapos ay minumoldi namin yon ng parang kotse, bahay o di kaya tao. Kahit natanghaling tapat noon at pareho lang kaming tumakas sa siesta. Ayos naman ang paglalaro namin noong una hanggang sa bigla ako napalingon doon sa pwesto ni Glenn. Doon ay nakita ko nakatitig siya sa kawalan at parang may kinakausap. Naisip ko agad na baka may nakikita siyang multo. Kaya nabuhay na naman ang curiosidad ko. Imbes na tanongin ko siya kung sino o ano ang kinakausap at tinitingnan niya, ay hinayaan ko lang siya at pinagmasdan. Kaya lang, bigla naman siyang nag-iba ng mood. Ayoko nga sabi, pagagalitan ako ni Mama. Biglang hiyaw ni Glenn sa galit na tono. Nag-aalala na ako kaya lumapit na ako sa kanya pagkatapos ay tinapik ang kanyang balikat. Huy Glenn, bakit ka ba sumisigaw? Napano ka? Tanong ko kunwari kahit na alam ko namang may kinakausap siyang multo. Ito kasing bata eh. Pinipilit niya ako sabihin ko raw sa Mama kung may batang nakalibing doon sa may punong katabi ng tulay sa may bukana ng subdivision na to. Eh yoko nga, pagkagalitan pa ako ni Mama pag nagsabi ako ng kahit ano tungkol sa multo. Galit pa rin ngunit lumuluha ng sagot ni Glenn sa akin. Nang dahil sa kabay, medyo natakot ako sa sinabi niya. Alam kong may kausap siyang multo pero hindi ko naman inaasahan na ganun ang sinasabi nito sa kanya. Eh wala ka naman kausap, Glenn eh. Sino ba nagsabi sa'yo nun? Mang-maangan na sabi ko na lang para kunwari hindi ako natatakot. Tumatawa-tawa pa ako. Ngunit agad yun na hinto nang biglang ituro ni Glenn ang likuran ko. Ayan no, sabi niya. Yung batang babaeng payat, tapos may malaking hiwa sa lake. Dagdag pa niya. At doon ay tuluyan na nagtayuan ang bawat hibla na palahibo ko sa katawan. Ilang saglit akong natigilan, ngunit nang makakuha ko ng sapat na lakas ng loob ay nagtatatakbo ako pa uwi sa amin nang hindi lumilingon sa aking likuran. Hindi ko inaasahan na kahit sobrang hilig kong makinig, magbasa at manood ng mga kwentong katatakutan ay kikilabutan ako ng ganun katindi dahil kay Glenn. Pumapalahaw ako ng iyak na makarating ako sa bahay kaya taranta naman akong sinalubong ng nanay ko. Na eksaktong inabutan kong kausap naman
ang nanay ni Glenn. Hinahanap pala kasi nito ang anak niya dahil pareho kaming tumakas sa siesta. Kitang-kita ko ang bakas ng pag-aalala sa mukha ng aking ina. Tinanong niya ako kung nasaan kami naglagi at doon ay sinabi ko kung ano ang nangyayari malapit sa ilog. Takot naman ang naging reaksyon ng aming mga ina, lalo na si Aling Sonia na siyang nanay ni Glenn, at agad na pinuntahan ng anak niya matapos niyang itanong sa akin kung nasaan itong eksakto. Agad namang sinundo si Glenn at pagkatapos noon, kaming dalawa ay ilang araw na pinagbawalan lumwas ng mga nanay namin. Pinagalitan ako ni nanay ng malala ng gabing yun dahil sa ginawa kong pagtakas sa oras ng siesta. At dahil kilala ang nanay ni Glenn na si Aling Sonia bilang isang dakilang chismosa, ay agad niyang pinagkalat ang nakita ng kanyang anak. Nang makarating ang chismis na yun sa pamunuan ng barangay namin, ay hindi naman nila pinansin kasi baka nga chismis lang daw. Pero may isang grupo ng mga kabataan noon sa barangay namin ang nagkayayaang hukayin yung lupa na kinatatayuan ng napakalaking puno sa tulay. Parang napagtripan lang nila dahil sa mga nagfi-feeling detective noon. Ang kaso, hindi naman nila akalaing mayroon nga silang mahahanap doon. Sa kasamaang palad ay may mga buto. Parang buto raw ng bata. At siyempre, kumalat na naman agad ang balitang yun sa lugar namin. Ayon pa sa sabi-sabi, yung mga batang yun daw ay ginawang alay noong ginagawa pa raw yung tulay. Ito raw ang dahilan kung bakit may mga malalaking hiwa ito sa liig dahil ibinuhos daw sa pundasyon ng tulay ang dugo ng batang bilang pampatibay. Ang alam ko ay ipinasuri ng lokal na gobyerno namin yung mga buto para makumpirma kung buto nga yun ang bata. Pero hindi ko na alam kung ano ang naging resulta dahil lumipat na kami ng bahay noon. Nadestino na naman kasi sa iba si tatay noon dahil nagpalit sila ng management. Samantala, si Naglan naman ayon sa huling balitang nalaman namin tungkol sa kanila ay umalis din sa lugar na yun. Siguro ay dahil na rin sa kung ano-anong chismis na kumakalat. Madalas na raw kasing mapaaway noon si Aling Sonia dahil yung mga kapitbahay nila tinatawag na malas si Glenn. May sa demonyo raw kaya nakakakita ng kung ano-ano. Bigla ko kasi itong naalala. Dahil nitong nakaraang linggo lang ay nakita ko si Glenn doon sa pinag-applyan kong paprika. Doon din pala siya nagtatrabaho bilang bisor. Siyempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataong tanungin siya kung hanggang ngayon ay nakakakita pa rin siya ng multo. Ang sabi niya sa akin ay oo. Pero ngayon ay mas sanay na siya at mas alam niya ng dedmahin ang mga ito. Pero nalaman ko sa gwardiya nila na hindi pala kaila sa mga katrabaho nito ang tungkol sa kanyang third eye. Sa katunayan ay marami rin silang kwento tungkol sa mga kababalaghang nararanasan ni Glenn doon mismo sa loob ng kumpanya. Next time, baka ma-share ko rin sa inyo ang mga yun. Total ay natanggap naman ako sa trabaho. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang muna. Muli, ako nga po pala si Tupe at ito ang aking True Horror Confession Story. Hanggang sa muli.